Hello, 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 mga ka Asacho TV channel, JH TV channel. Hindi kita tayo sa ating final. At least nakaraos na ang aking alagang asong na siya. Si Shine Shine. Ang kanyang anak lang ay tatlo. Ngayon, malulusog naman sila. Dalawang babae, isang lalaki. Ayan. Ito yung kanyang tatay. Hello! Ayan ang kanyang tatay. Ayan si Sacho. Ito naman, yung isa ko pang alaga. Ano pa lang siya? 6 months, babae. Liberline. Chichi! Chichi! Ki. Ayan. Babae yan. Hello, Chichi. Hello. Hello. Man, ikaw, Chi. Hindi sila makalabas ngayon. Diyan lang sila sa kulungan. Babae at lalaki. Yan ang kanyang ama. Ito ang salarin. Kaya ba't nabuntis ang aking alagang aso? Yan, naka-separate siya. Nakakuna pa. Yan. Tatlo sila. Actually, dapat nga apat pa yan. Namatay yung isa pang alaga akong babae. Dati pa yun. Maliit pa. Nagkasakit ng porbo. Yan. Hopefully, okay naman na kanya mga anak. At saka, malulusog naman. Yan. Yung brown, yun yung lalaki. Ay, babae. Tapos, itong dalawang may batik, yung magkaiba kulay, hindi ko lang alim doon, kung ano yung babae lalaki. Pero ito yung unang lumabas. Ito, yan. Basta pangalawa, ito pangatlo. Okay lang. Tatlo lang siya. Hindi ko pa nalilinisan yung babae dahil inahayaan ko man ang magpadede. Kasi pag hiniwalay ko yung nanay nila, iyak na iyak. Ito gusto pa dede ng dede. Lilikit nyo o. Mamaya pag ang bilis nila magutom, guys. Kapag katulad niya, kadededi lang naman. Tapos pahinga lang, natulog lang. Mga ilang minuto lang, dede na naman. Dede na naman sila. Ayan na. May pailaw pa. Para at least kailangan may ilaw siya para lagi maliwanag kasi. Yung aso, para at least yung aso may konting nakukuha siyang init. Kasi kailangan ng mga alagang shih tzu na mainit din sila. Para hindi siya nilalamig. Diba? Pero pag naman malamig, mainit ang panahon, papatay na natin siya. Pero sa ngayon, malamig ang panahon. Kaya, kailangan din nilang konting source ng init. Diba? Tsaka mas maganda laging may ilaw. Kasi maliliit pa yan. Para at least, mababantayan mo sila. Kasi, minsan kasi yung nanay, nakatulog, di mo alam, natadaganan. Minsan naririnig ko, umiyak yung anak niya. Yung pala natadaganan ng nanay. Kaya dapat, ano ka rin, alisto ka din. May tendency na dadaganan siya. Ayan. Hindi pa siya kumakain. Ano ba sa Jesus niyo mas maganda para mas maganda yung bigay ng kanyang gatas? Suggest kayo guys para at least kung ano yung magandang pakain sa kanya o kung ano para mas dumami pa yung gatas niya. Kasi mas maganda kasi yung nanggagaling sa kanyang gatas. Yan katulad niya, no? Dede na ng dede. Siguro wala nang kukuha. Umiiyak. Tapos lumilipat sila sa iba. Tatlo pa lang yan. Ano na kung madami yan. Papahinga na yung aking alaga. Pagod din.
Ang mas gusto niya dito sa puno, ito mo. Hinawa ko lang. Hindi ko expected na mahanak siya. Nagulit nga lang ako. Madalian lang gawa. Nakakuna po siya. Sana lumaki sila ng malusog. Wala sa sakit. Pero siyempre, kailangan maintain vitamins. Tapos deworm. Tapos vaccine. Kailangan din natin yan para iwas sakit. Lumaki silang malusog. Siguro, hindi ko pala alam kung ilang buwan siya bago i-deworm. Pero, tingin ko, bago siya i-deworm yata, 2 months or 1 month, pwede yata i-deworm. Para at least, dalumbay siya i-deworm. Tapos after 2 times deworm, pwede siya saksakan ng 5-in-1. Siyempre, magasos din. Magasos din naman, anak. Kasi masilang din yun. Di ba nakatulad ng ibang ano, aso, dapat kawabayaan. Kailangan mo rin siyang ano. Kailangan mo. Tsaka, siyempre, kailangan mo din bigyan ng masustansyang pagkain yung nanay para makapag-produce siya ng ano, ng gatas. Mas maganda lumalaki siya na dumidede. Para at least yung, parang ano rin yun eh, sa mga tao, sa tao, di ba? Breastfeed pinakamaganda. Ganun din sa mga hayop. Mas maganda breastfeed talaga sila. Para mas masustansya kasi yun. Yung nanggagaling sa ina, di ba? Tama, mas malaki yung mga protein niya. Yung siguro hindi ko rin alam pero ano yan, mas maganda yung nanggagaling sa ina kasi mas masustansya pa. Di ba? Yan, tulog na tulog yung dalawang alaga. Ayan. Nakseparate siya lang ngayon. Dati, hindi pa siya nanganganap. Magkasama to. Yung dalawa, mag-asawa. Yung lalaki, baka siya ngayon. Ito naman yung maliit. Yung 6 months pa lang. Yan, liver line yan. Pag nanganak naman din yan, yan. Pero tagal pa yan. 6 months pa lang, bata pa. Enjoy pa lang yung pagkain niya. Siguro mga after 1.5 years pwede na yan. Pwede na siya. Kasi mas maganda kung mas magulang yung ano. Yung aso mo mga anak. Para at least mas ano siya. Mas sabi nito. Mas sanay kahit di mo na siya alalayan. Alam niya yung gagawin niya kasi ano siya matured na bagsa. No? Kasi yung papaanak mo yung papaasawa mo yung alaga mo aso bata pa. Diba? Iba kasi ganun. Pero mas maganda ito kasi ano na 'te. Almost 2 years na yan. Ngayon siya nanganak. At least mature na siya. Matanda na siya. Alam niya na yung gagawin niya. Doon nga yung kanina yun. Di man ano. Siya na yung mismong nag-ano. Kahit di ko ikuanin, itulak ko yung bata. Kahit di ko siya supportahan. Tinatanggal niya na ko. Tapos, ano na. Tutulak niya unti-unti. Kakainin niya na yung mga inulan niya. Parang ganun, mas mature, diba? Para mas maganda. Yun lang suggestion ko sa mga ano, mga mag-aalaga. Mas maganda, mas mature yung aso mo. Kasi yung huwag mong hayaan na isang taon pa lang. Siguro mas maganda mga 1.5 years. Basta makita mo naman, magulang na siya. Eh. Parang tao rin niya, diba? Parang tao din niya na paanakin mo yung bata. Hindi, mas mahirap. Mas mahirap sila mga anak. Bata yung ano mo. Eh, nasa tamang stage na yung panganganak niya. Yung gano'n. 2 years. 2 years o 1.5 years. O mga 1 in 2 months. Ganyan. Para mas bagi sa ano. Mas ready sila. Diba? Kasi naman yung iba kasi. Iba kasing pinapang anak, inaasawa na wala pang 1 year. Tapos, kapag nanganak, pinapabayaan yung mga anak nila. Na ano,
parang tapos hirap ni hirap mga anak kasi di pa sila ganong kagulang, diba? Ilang parang suggestion ko siya kasi malus nahirapan din siya pero hindi yung talaga ano. Tsaka mas maganda normal yung panganak, diba? Sige na mga ka-JS TV, magpapahinga na siya. Mamaya maya papakinan natin siya ng malung ano na tay ng manok, masaluan natin ng malunggay para daw mas maganda yung kanyang breastfeed. Sige, update ko na kayo sa mga susunod pang vlog ko. Okay, maraming salamat.